The second Sunday of Lent is always Transfiguration Sunday. And the Gospel is always about Jesus on Mount Tabor and Moses and Elijah confirming that Jesus is God. Yun lang po ang summary ng Transfiguration. Bakit may Transfiguration? Bakit may pagbabagong anyo? Kasi si Jesus ay Diyos. Pwede ba tayo magkaroon ng Transfiguration? Hindi po. Sapagkat hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos, kaya wala tayong pagkakataon na sabihin mula sa langit, "This is my beloved Son." Na hindi tayo pwedeng tabihan ni Elijah at ni Moses para i-confirm na tayo nga ay Diyos, sapagkat hindi tayo Diyos. The Transfiguration revealed the hidden glory of Jesus. It revealed the hidden power of Jesus. It revealed the hidden radiance of Jesus, the glow of Jesus that the eyes could not see. They were able to see at Transfiguration. Kung hindi man tayo pwedeng magkaroon ng sariling Transfiguration, kasi hindi tayo Diyos, pero ang totoo, meron tayong konting kislap, meron tayong konting kutitap sa loob ng ating puso, at yon ay pwede nating palabasin upang magkaroon din tayo ng pagkakataon na paningningin, palabasin, paliwanagin ang Diyos na nasa ating puso. We have the power to glow, to be radiant, to sparkle. But that greatness is right within our hearts. Ano yung greatness natin na naghihintay na ipahayag natin? Ano yung greatness natin na kailangan nating alagaan at hayaan nating mamayani? Ang unang greatness ay konsyensya. Our conscience is our source of greatness because the voice of conscience is the voice of God. At ang konsyensya ay nanggagaling sa boses ng Diyos. Hindi ito nanggagaling sa boses ng survey. Hindi ito nanggagaling sa boses ng rally. Hindi ito nanggagaling sa boses ng caravan. Hindi ito nanggagaling sa boses ng motorcade. At hindi ito nanggagaling sa palakasan lang ng sigaw. Because the voice of conscience comes from God. And therefore, my dear brothers and sisters, we should not allow our conscience to be formed by the surveys. We should not allow our conscience to be formed by the majority vote or what is popular. Rather, the opposite should be true. Ano yun? That conscience should determine the popular. Conscience should determine the majority. Conscience should determine the surveys. Because our conscience is our secret sparkle. Our conscience is our secret glow. At kung palalabasin natin ang boses ng konsyensya, mayroong lalabas na bayani, mayroong lalabas na magaling, mayroong lalabas na dakila mula sa atin. The second glow that is secret in us, the second K, is katwiran. Katwiran is reason. Katwiran is logic. And God has given us that capacity to reason. It comes from our intelligence. It comes from our wisdom that we receive from the Lord. Reason, katwiran. Mas maganda sa Tagalog, kasi yung katwiran ay hindi lang basta reason. Yung katwiran ay galing sa salitang tuwid. Ang ibig sabihin, ang magbibigay sa iyo ng tuwid na daan
ay iyong katwiran. What will lead you to the path of righteousness is your sense of reason, your sensitivity to reason, your capacity to listen to reason. Kung ang katwiran natin ay kadakilaan natin, ano bang kabaligtaran ng katwiran? Naririnig natin ito nitong mga nakaraang buwan. Basta. Kahit walang katwiran. Basta. Kahit walang logic. Basta. Kung crush mo, pwede mong sabihin sa aking, basta. Kung tagahanga ka, pwede mong sabihin sa aking, basta. Pero kung boss ka, dapat gamitin mo yung katwiran, hindi yung basta. Kung ikaw ang botante, dapat gamitin mo yung reason, hindi yung basta. Because when we allow reason to shine out, we also allow greatness to shine in our lives. Una, konsyensya. Pangalawa, katwiran. At ang pangatlo, na kutitap ng kadakilaan na nakatanim sa ating kalooban ay kapwa-tao. Kapwa-tao. Kami po ay lumaki sa tahanang palaging isinasaalang-alang yung kapitbahay. Madali naming marinig sa aming mga magulang, ano na lang ang sasabihin ng kapitbahay. Madaling marinig ng namin mula sa aming mga magulang, ano na lang ang sasabihin ng mga anak ninyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga bata, bad example ka. Ano na lang ang sasabihin ng mga bata nung ikay magulang, wala kang ginawa para sa kanilang kinabukasan? Ang ibig sabihin ng kapwa-tao ay kabaligtaran ng ako muna. Kapag ang batas mo ay ako muna, magdidilim ang mundo. Sapagkat ang liwanag ng mundo ay nasa doon sa dalawang salita, kapwa-tao. Ano ang sasabihin ng mga kabataan kapag ginawa mo yan? Ano ang sasabihin ng kapitbahay kapag ginawa mo yan? At isaalang-alang natin, hindi ang gusto ko, hindi ang kapakinabangan ko, kundi ang makabubuti sa kapwa ko. Brothers and sisters, there is a hero waiting to shine forth. Because there is a little sparkle, there is a little glow in your heart, which is the glow of greatness. Pakinggan ang konsyensya, hindi ang majority rule. Sapagkat kapag sumunod ka sa konsyensya, palagi kang majority kasi kasabay mo ang Diyos. Makinig ka sa konsyensya sapagkat ang konsyensya ay tinig ng Diyos. Gamitin ang katwiran, hindi lang ang damdamin, sapagkat ang kandidato ay hindi crush. Ang kandidato ay aplikante at tayo ang boss. Gamitin natin ang kapwa-tao, hindi yung ako muna. Sapagkat mayroon tayong pananagutan sa mga kabataan, sa kapitbahay, sa pamayanan. We cannot be transfigured because only God can be transfigured. But we have a secret greatness, the greatness of conscience, of reason, of the common good. And let that greatness shine forth in your life. Let the hero in you come out.